Catholic, Roman Catholic. At pangalan ng Roma nakalagay. Hindi naman ako yung nagsasabing ako lang. Ang kapal ng mukha ng Darwin na to. The number 666, kinsa siya, Pope of Vatican. Tumakatwid pagka mayroong magsasabing iba sa sinasabi sa atin ng pamahala, dapat ba nating paniwalaan? Hindi po. The titles of the Roman Catholic Church that add up to 666. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa sabahan niyan, magbalot-balot ka na. Delikado. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya sino ba sa atin ang hindi tapat, Bornok? Sige nga. Ito ang Fatbusters. Ayan, magandang hapon, Brother Gabriel at yes, ating mga manunood. Welcome po sa ating programa sa Talakayan kasama si Kabornok. Kapatid na Gabriel, at sa nasabi mo na kanina, tatalakayin natin itong video ni Mr. SLTV. Yung mga sinasabi nitong gunggong na ito na si SLTV, tama o hindi, Brother Gabriel? Yes. Ituturo pa niya sa Katoliko, pero mamaya, habang mapapanood natin yung video, eh meron pong tayong matutuklasan na namang kontradiksyon mamaya. Kaya tutukan, ha? Tutukang maigi. Yes. Pakinggang maigi, mga kapatid. Oh, ayan. So, yan ang ating tatalakayin, Brother Gabriel, at sa ating mga manonood, ano? Gusto ko lang ipakita sa inyo, Brother Gabriel, itong ipakita mo nga sa kanila yung channel ni SLTV. Yes. Para kung saan po mahahanap itong video na yan, Brother Gabriel. Para at least alam ng mga manonood natin, okay, natin na hindi po tayo gumagawa ng video. Eh yes, alam mo naman, uso ngayon yung nambubudol. Oh, ayan na. Ayan, ito na po. Gagawin natin, mga kapatid, sa SLTV. Masi-search niyo naman yan. Ayan, nakikita ko. Ayan, mga kapatid. Oh, tapos ito, lakihan po na yung video sa video na ating sasagutin. Ayan, mga kapatid. Ayan, no? Nasa na ba yun? Yan! Oh, kailan pa naging tama ang ganitong gawa? Ayan, Revelation 19:10. Kailan pa naging tama ang turo ng Katoliko? Ayan. Ayan. So, grabing ano yan, no? Atake sa Iglesia Katolika. Mm-hmm. Sa title pa lang, parang akala mo kung sino itong si SLTV. So, tatalakay natin yan, mga kapatid. So, ako, sisimulan na natin, Brother Gabriel, ang yes, video. Panoorin natin. Apo, eto na po. Mula po sa programang Expose the Truth, mga kaibigan, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, ayan. Advance ko na lang. Masyadong maingat. Ayan, Brother Gabriel. Yes, cover up. Ayan, ibalikan mo nga yung title, yung parang may pangalan. Yan! Ayan! Ayan! Okay, oh, yan, ha? Brother Gabriel, ha? Apo. Expose the truth! Diba? Yan yung title. Eh, tanong, tama ba yung title? Mali. Mali po. Kabubuhan yan. O, bakit? Exposed, eh. Ibig sabihin, na-expose na. Na. Bakit pa, eh, bakit nagsasalita pa si SLTV? Na-expose na po. Oh, diba? So mali, mga kabatid. Yes. So, ibig sabihin, yung sasabihin ni SLTV, hindi po totoo yun. Oh. Kaya nga kasi lumilitaw sa kanyang title. So, oh, tandaan natin, Brother Gabriel, pakibasa yes, nga itong nasa Biblia. Opo, dito sa Kawikaan 14:18, pakibasa, kapatid na Gabriel, sa salin siguro na magandang balita, Brother Gabriel. Ah, okay. Yung lumi. Oh, meron ka dyan. Apo, apo. 14:18, no? Oh, ito, basahin po natin sa magandang balita. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ayan, klaro yan, Brother Gabriel, no? Apo. Ang taong hangal, sa ano yan? Anong salin yan? Magandang, ah, magandang balita. Ang taong hangal. Ayan, yung hangal, ibig sabihin, yung kaalaman niya, eh talagang kulang-kulang, Brother Gabriel. So nag-aani yun ng kamangmangan ayon sa Biblia. So ngayon, tatalakayin natin itong kamangmangan ni SLTV. Tandaan natin, ha, hindi po tayo nagsabi na siya'y mangmang. Yes, hindi po tayo doon. Never nating sinabi yan na kumbaga tayo nag-initiate
Di ba? Oo, hindi po tayo nagsabi niyan, mga kapatid. May nagsabi kasi niyan ng siya'y mangmang. Eh, sino ba yan? Eh, di siya. Eh, di pakinggan ninyo. Opo, okay. Ayan, o, pakinggan natin, mga kapatid. Siya nagsabi niyan, mga kapatid. O, ito, tingnan niyo sabi niya. I'm sorry, mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige, sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayan, siya na mismo nagsabi, and Kabornok. Ayan, so siya na mismo nagsabi, kaya nahahayag po sa kanyang sarili itong kanyang kamangmangan, ano? Dito sa title niya, Expose the Truth. Yes. Dapat walang letter D sa expose, ano? Dapat expose. Expose! Walang letter D. So, dyan palang mali na yung title. Sige, parang tayo sa title pa lang, eh, parang paulit-ulit nating binibira si Mr. SLTV. Eh. Oh. Oh, eto. So, siya talaga yung, so tanong, mga kapatid, ano ba yung totoo, ano? Yung Katoliko ba, may tama ba yung aral? O itong si SLTV, may tama lang sa utak, ano? O yan ang mahirap. Yun lang. So yan yung mahirap, mga kapatid. Sige, so ngayon, Brother Gabriel, sa susunod na mga minuto ng kanyang video na yan, ay meron po siyang babasahing mga tanong, ano? So pakinggan natin yung tanong, yung mga tanong. Ito, pakinggan nyo, mga kapatid. Okay. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan at mga kababayan? Lalong-lalo yung mga walang sawang nakantabay sa aking programang Expose the Truth. Ang Diyos po sana ang laging gumabay at tumulong sa inyo upang magbigay ng kaalaman at kaisipan, kaunawaan. At sana po ay lagi niyo po akong tulungan magpaliwanag sa mga naghahanap ng katotohanan dito po sa programang Expose the Truth. Gusto ko pong basahin itong sinabi ni kapatid na Tessa Sanchez. Ganito po ang kanyang sinasabi, mga kaibigan. Sa totoo lang po, nasa Catholic private school dito sa California, inalis ko yung apo, lalo na noong nahuli si Pope Francis. Salamat sa iyo at kay Brother Eli for exposing the truth. Simula ng napanood ko last year, 24/7, ang TV ko naka-on. Ang TV ko ngayon, yung mga aral ni Brother Eli. Paulit-ulit ko pong pinapanood na ibinabahagi sa kapatid ko. Maraming salamat po, kapatid na Tessa, at maganda po ang iyong ginagawa. Sapagkat marami ka talagang makikitang katotohanan sa mga 24/7 na pinapalabas ni kapatid na Eli Soriano. Yan! Ako talaga nalilagyan ng gusto sa mga bago. Yan. So yan yung patunay na siya ay member talaga ng MCGI kasi pinopromote niya si Soriano, inaangat niya. O yan. Sige, patuloy mo, Brother Gabriel. Ako. Kanal na kasulatan, mga kaibigan. At doon ko nakita at nagliwanag sa akin ang mga aral ng kapatid na Eli. So, salamat po kapatid na Tessa. Sana gabayan ng iyong pamilya ang kaliwanagan mula sa banal na kasulatan at sa mula Brother sa Gabriel. Ating Panginoon. Yes, Governor. O parang napapansin ko, kung habang siya nagsasalita siya, parang ano ba yan? Lasing ba, Brother Gabriel? Parang iba ata yung pagsasalita niya, no? Sige, patuloy mo na nga. Okay, sige. Oh, wala sa mood. Oh, sige, oh, sige. Ayan. Diyos. Isa pang katanungan, ang ating babasahin ngayon, mga kaibigan, at dito po sa sinabi ni kapatid na Veronica. Si kapatid na Veronica ay mayroon po siyang katanungan at ganito po, mga kaibigan, ang kanyang tanong. Hay kapatid, totoo bang walang relihiyon na makapagligtas? Mababasa ba sa Biblia? Salamat. God bless. So, kapatid na Veronica, naiintindihan ko
ang mga nagsasabi na walang relihiyon ang makapagliligtas. Kasi po mga kaibigan at mga kababayan, sa totoo lang, ang mga tao kung minsan nawalan na po sila ng tiwala sa mga relihiyon. Sapagkat sa dami ng mga relihiyon ngayon na nakakalat ay hindi naman talaga nagsasabi ng katotohanan. Ang importante lang, makapagparami sila ng miyembro, makapagparami sila ng ma-report sa kanilang mga pinuno gamit ng mga relihiyon. Humingi ng mga abuloy, mga ikapo, yung mga born again, mahilig po ng mga ikapo, mga kapatid. Halos lahat ng mga relihiyon, ginawa nilang batas sa kanilang iglesia ang ikapo. Sapagkat kapag hindi ka daw magbigay ng ikapo, maimpyerno ka. Saan naman mababasa yan, mga kaibigan? Ano? So, hindi natin masisisi ang tao, kapatid na Veronica, sapagkat talagang nawalan na po sila ng tiwala sa mga relihiyon. Pero ang masasabi ko, mga kaibigan, mga kababayan, lalong-lalo yung mga ganun ang paniniwala, ay hindi naman po lahat ng mga relihiyon ay ganun, mga kapatid. At meron pong relihiyon na talaga namang nagsasabi ng katotohanan, mga kapatid, no? Meron pong mga relihiyon na talagang nagsasabi po ng mga katotohanan. At hindi po totoo, kapatid na Veronica, na walang relihiyon na makapagligtas. Ang totoo, meron relihiyon na talagang wala kang kaligtasan dyan. Pero ang relihiyon po kasi, mga kaibigan, ito po ay, ang ibig kasi sabihin ng relihiyon, sa salitang Griego, ang relihiyon po ay treskia. Ayan, treskia. Brother Gabriel. Uh-huh. Ayan ha, so yung relihiyon daw ay treskia. Ayan. Ayan. Oh, sige, sige. Actually, tama yon, ano, Brother Gabriel. Basahin natin. Baka sasabihin nyo ha, na mali yan. Tama yan, ano? Basahin natin sa Santiago. 1.26. Oh, pakibasa kapatid. Pakibasa kapatid na Gabriel. Ayan, 26. Ito po, ayan po. Ayan. Sabihan dating Biblia, ganito nakalagay. Sino man nag-iisip na siya'y religyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, hindi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ayan. So, kung sa Greek, kapatid na Gabriel, pakilagay yung transliterated. Opo. Ayan. So, meron dyang treskia. Ayan. Ayan, no? Treskia. Ibig sabihin, kung sa, ano yan, kung sa Strong's Concordance, ibig sabihin, worship. Ano? Yes, worship. Religious worship. Ayan. Religious ayan. Worship. Patuloy natin yung video. Opo, patuloy natin yung video. Yeah. No? Na ang ibig sabihin po ng treskia, kung kunin natin ang definition, ito po ha? Ay pagsamba o worship. Oh. Wow! So ang relihiyon pala ay pagsamba sa Diyos. Ang relihiyon, hindi ka po pwedeng maligtas, mga kaibigan, kung wala kang relihiyon. Dapat meron kang relihiyon. Pero kailangan lang suriin mo kung yung relihiyon na yon ay tama o mali. Kasi meron mga maling relihiyon. Ayan, Brother Gabriel. Yes, Governor. May malaking problema yung kanyang statement. Ano? Bakit? Kailangan daw ng relihiyon para maligtas. Actually, hindi yan totoo in all cases. 'Di ba naalala mo yung ano, yung kawatan sa cross, kapatid na Gabriel? Ah, opo. Opo. Ho, may relihiyon ba 'yon? Ha? Ay, wala siyang naging relihiyon po eh dahil hindi naman siya Kristiyano. Kailan oh, naman, naman siya naging tanampalataya sa Panginoon? Oh, kaya nga. Paano ngayon 'yan? Tama ba yung statement niya sa palagay mo, Brother Gabriel? Doon pa lang. Yung example pa lang niya nako. Delikado ito, mga kapatid. Pero tama, kung sabihin niya na yung relihiyon, isa.
isa sa mga paraan. Ayan, tama yan, Brother Gabriel. Pero sabihin mo na general, kailangan ng relihiyon, eh delikado yan, hindi ganun yun. Kasi sa Iglesia Katolika, yung turo sa atin eh, isa yun sa mga paraan. Kaya nga yung iba na hindi kasali sa Iglesia Katolika, pero dahil yung kanilang konsensya eh, kanilang ginagawa yung sinasabi ng Diyos sa kapamamagitan ng kanilang konsensya, maaari silang maligtas. Nasa CCC natin yan, Brother Gabriel. Yes, kahit sa Bible. Oh, kaya mag ito, di talaga nag-iingat ito sa pagsasalita ito, mali talaga. Opo, definitely sa sinasabi niya, kabur no, kaya talagang mali po talaga kung susuring mabuti. Ayan, sige, patuloy natin. Opo. Religion. Yung religion po, siya po yung magkoconnect sa tao at sa Diyos. Yes, Governor. Ayan ha. Brother Gabriel, maganda 'yan ano, yung statement niya. Ayan ha, mga kapatid. Sabi niya, yung religion daw yung nagko-connect sa tao sa Diyos. Ayan ha, tandaan mo 'yan, Brother Gabriel ha. Ang ganda sana pwede din. O di kaya ano mo na yung kung anong timestamp yan, Brother Gabriel. Ah, okay. 69. Mamaya kasi gagamitin natin yan. Sabi niya yan ha, yung religion daw yung nagko-connect sa tao, sa Diyos. Eh, tanong, tama ba yan? Malalaman nyo kasi mangyayari dito, Brother Gabriel, kukontrahin niya na naman yung statement niya na yan. Aba, sige, tingnan natin. Mamaya, sabi niya yung religion daw yung nagko-connect sa tao, sa Diyos, ha? Sabi niya yan, ha? Apo. Sige. Sige. Pakinggan natin yung susunod niyang mga statement. Okay po. Ayan. Natandaan ko na kung anong time stamp. I think mga 6:17. O ng relasyon sa Diyos kung wala kang relihiyon. Meron pa nagsabi, nag-comment dito sa mga video ko na hindi na daw kailangan. Ito po ay tagapanood siguro ni Ian Akda, na hindi daw kailangan ang relihiyon, kundi dapat ay magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Ganun po kasi ang aral po ng mga ibang born again. Sinasabi nila, hindi kailangan ang relihiyon. Ang importante, may relasyon ka sa Panginoong Diyos. E paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung hindi ka magrelihiyon? Sapagkat yung relihiyon po ay pagsamba. Na siya ayan, Brother Gabriel. Yes, yes. Ayan ha. Yung relihiyon daw ay ang pagsamba. Pagsamba. Na siyang ano daw? Patuloy mo, Brother Gabriel. Opo. Sa iyo at sa Diyos, yung pagsamba mo. Ayan ha, ang Brother Gabriel. Pakiulit nga ng statement na yan, kapatid na Gabriel. Pakiulit nga. Atras natin na konti. Siguro mga 7. Okay. Ayan. Hindi ka magrelihiyon sapagkat yung relihiyon po ay pagsamba na siyang magkoconnect sa iyo at sa Diyos. Yung pagsamba mo. Ayan na, ayan na, Brother Gabriel, ha? Yung pagsamba mo, yung relihiyon. Yes. Yun daw ang magkoconnect sa iyo sa Diyos. Ayan. Sige, patuloy natin. Natatawa ako dito. Parang ang saya nito, ah. Sige, sige. Sige, sige. Ang problema lang kung mali yung pagsamba mo, yung relihiyon na kinagisnan mo. Talagang hindi ka maliligtas doon, mga kaibigan. Ah? Brother Gabriel. Yung relihiyon kasi... Yes, Governor. Malaking problema yung statement niya na yan. Kada statement niya talaga may mali. Ay, ganun. Opo, paano po? Eh, yung religion daw, di ba yung religion, noun? Tapos yung pagsamba daw, eh kung ano daw yung, ulitin mo nga yung statement para mas malinaw sa mga manonood natin, kapatid na Gabriel. Opo, ayan, atras ko lang po na konti mga kapatid, ha? 706, ayan. Pagsamba na siyang magkoconnect sa iyo at sa Diyos, yung pagsamba mo. Ang problema lang kung mali yung pagsamba mo, yung relihiyon. Ayan. Yung pagsamba mo o yung relihiyon na kinagisnan mo. Dalawang magkaibang bagay yun, kapatid na Gabriel.
Yung pagsamba mo, verb yun, yung pagsamba, verb. Oh, yung relihiyon, noun. Magkaiba talaga. Layo talaga nito. Ang layong kausap. Kung ako, nalilito ako sa kanya, Brother Gabriel. Oo, kasi gawa pala yun eh. Then, yun yung sabi niya, no? Statement niya. And then, biglang babanatan tayo na relihiyon na nakagisnan. Yeah. Oh, parang ganito, Brother Gabriel. Opo. Kung manalangin ako sa Diyos, at sasabihin ko, salamat sa Diyos, papuri sa Diyos, relihiyon na pala yun, Brother Gabriel? Ay, kung susundan natin po yung argumento niya, para siguro sa kanya, okay na yun. Oy, delikado yan, mga kapatid. Di ganun yan. Nako, sige, patuloy natin. Sige. Mo. Talagang hindi ka maliligtas doon, mga kaibigan. Ah, yung relihiyon kasi, from the word relihiyon, ay relegare. Na ang ibig sabihin po, ang relihiyon ay reconnection. Ba, Brother Gabriel. Ba, marunong pala siya sa Latin. Latin word kasi yung religare, kapatid na Gabriel. Ay, eh, alam mo ba? Latin pala siya. Oo. Oo. Eh, tama naman, ano, yung Latin word na pinagmula ng salitang religion ay religare. Ibig sabihin, reconnection. Oh, yan yung Latin word. Oh, alam mo ba kung sino yung nag-coin ng salitang yon galing sa religare? Alam mo ba kung sino? O, ipaano natin sa internet, hanapin mo. Oh, sige. Para i-type mo nga, ano, religare. Ayan, type mo, religare. Religare. Ayan. R-E-L-I-G-A-R-E. Grabe talaga ito, mga MCG. Religare. O, gare. Ayan, no? O, sige. Sige nga, enter mo lang. Ah, parang, oh, religare, religion na lang, i-type mo, baka makita natin. Ayan. Ayan. Religare means ayan. To rebind. Eh. Ayan. So, to rebind, to reconnect. Ayan. Mm-hmm. Eh, wala ba diyang nakalagay kung sino yung nag-coin yan? O, hindi ba makikita, no? Alam nyo ba yung nag-coin yan, base sa research natin, si Tertullian, kapatid na Gabriel. Aba, patay Church tayo Father. Church Father ng Iglesia Katolika. Eh, paano ngayon yan? Okay, sige nga. Sige, patuloy na lang natin yung video kasi balita ko, Brother Gabriel, meron siyang babasahing talata. O, sige. Habang naghahanap ka dyan, panoorin natin. O, sige. O, ito. Ayan, basahin natin. Kasi po, tayo po ay nahiwalay sa Diyos, mga kaibigan. Dahil po sa kasalanan ng sanlibutan, ay naputol po ang ating relasyon sa Diyos. So, dahil naputol, kailangan mai-connect para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. At ang gagawin po ng tao ay kailangan magsamba. Dahil sa kanyang pagsamba, magkakaroon siya ng relasyon. Doon po sa Isaiah, Kapitulo 59, sa versikulo 2, ganito po ang sinasabi, kundi pinapaghiwalay ang inyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang kasalanan pala, mga kaibigan, pinaghiwalay po yung ating kasalanan, yung presensya ng Diyos, yung connection natin sa Diyos. Dahil sa kasalanan, naputol ang ating connection. Kaya kailangan magkaroon ka ng tamang relihiyon para ma-connect from the word re, religion, reconnection. Wow, Brother Gabriel. Yes, yes. Ayan ha, bago mo na yan, kasi parang babanggitin na ata niya yung ano eh. Bago mo na yan, Brother Gabriel. kanina ha, paalahanan kita ha, sabi niya kanina, ang relihiyon daw ang nagko-connect sa tao, sa Diyos. O, yes, yan ang sabi niya kanina. Tapos, diba? Tapos, nagbasa siya ng talata, Isaiah 59:2. Pakibasa nga, kapatid ng Gabriel. Oh, Isaiah 59:2. Oh, ito. Paggagamit naman tayo ng kanilang Bible.
59:2. Ayan. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayan, so yan yung nakalagay. Mm-hmm. Yung ginawa ni Mr. SLTV, dahil daw dyan, ano, nahiwalay tayo sa Diyos at sa tao, yung Diyos at tao nahiwalay dahil sa kasalanan ng tao. Mm-hmm. O, yan yung talatang binasa. Okay, sige. Ngayon, meron siyang sasabihin. O, pakinggan nyo ha, Brother Gabriel, tandaan mo yung timestamp kanina. Ngayon, isa na namang timestamp yung tatandaan natin. Patuloy natin yung video, kapatid na Gabriel. Okay, okay. Ang po sa Efeso chapter 2. Ayan. Sa verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, si Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Yun, at Brother Gabriel. Ayan, ha? Sabi niya, si Kristo daw ang tagapamagitan. Nagbasa ng talata. Yes. Efeso 2:14. Mm-hmm. Sabi daw dyan, pinag-isa ang dalawa. Oh, anong interpretasyon ngayon ni Mr. SLTV? Patuloy natin, kapatid na Gabriel. Okay. Pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay. So, siya ang nag-connect sa atin, sa Diyos. Oh! Hiwalay kasi tayo sa Panginoon Diyos dahil sa kasalanan ng tao yan. Na hiwalay. Oh, yan ha. Yan, nakita nyo na. Bakit hindi yata gano'n yung natutunan po kay Ginoong sa Biblia? Brother Gabriel. Yes, come on. Oh, di ba? Oh, naalala mo yung timestamp na yun, sinabi niya, yung nag-connect daw sa Diyos at sa tao, si Kristo. Ha? Si Kristo naman. Kasi si Kristo yung tagapamagitan eh. Yes, oh, yung nag-reconnect daw, si Kristo. Oh, so ibig sabihin, dalawang magkukontrang statement. Kanina sabi niya, yung religion. Yung magkukontrang, oh, ngayon naman, diba? Oo. Oh. Ngayon naman, si Kristo. Eh, ano ba talaga, kuya? Yan. So, delikado itong SLTV. Mali. Napakamalaking kapalpakan. Ako, ano ba yan? Tapos, Brother Gabriel, ito pang masama. Yung binasa, Efeso 2:14. Mali yung pagkaunawa sa Biblia. Yes, naku, mali yung unawa niya. Mali yung hermeneutics. No, ipakita mo nga ulit. Basahin mo nga ulit. Tatalakayin natin yan, ha? 2:14 ba yun? 2:14? O, ng Efeso. Mali talaga ito eh. Gunggong ito eh. Sige, pakibasa, kapatid na Gabriel. Yan, ang gamit pa mismo yung kanina modified Bible version, mga kapatid. Tingnan nyo, babasahin ko. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginaba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ayan, kapatid. Ayan. Oh. Ayan, ngayon. Sa kanya, sa kanyang interpretasyon, yung dalawa na tinutukoy, yung Diyos at tao. Yun yung dalawa. Yan ha, tandaan ninyo. Tandaan ninyo, yan ang kanyang interpretasyon eh, kung nakikinig kayo sa kanya. Oh. Tama ba yung kanyang pagkaka-interpret? Nako. Nako, titingnan natin, Brother Gabriel, bago muna natin husgahan yung kanyang sinasabi. Basahin natin sa versikulo 10, basahin mo mula versikulo 10, ibababa mo hanggang 16, kapatid na Gabriel. Okay, o sige, simulan natin sa Michis. Ha? Ito po ang nakasulat po, mga kapatid. Ayan, sabayan nyo na lang po ako. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una, mga hintil sa laban, tinatawag na di pagtutuli niya ang tinatawag na pagtutuli sa laban na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Ayan, Brother Gabriel. Oh, ibig sabihin, hintil at hudyo. Yes. Yun yung pinag-isa. Napakamangmang naman ito, Brother Gabriel. Mali. Maling unawa sa talata. O, di ba? Nasa 12 pa lang yan, ha? Nasa versikulo 12, ha? Yes. O, patuloy mo, Brother Gabriel. Grabe talaga ito. Grabe, blasphemy itong ginagawa nito. O, sige, patuloy. Okay, o, litig ko mga kapatid. That para maintindihan nyo talaga, o, nang
ng kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Natapat ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Oh, klaro yan. Klarong-klaro. Oh, yes. Eh ano yung dalawa na tinutukoy? Eh di, Hudyo at Hintil. Naku, napakabalpak naman ang unawa niya sa Biblia. Katunayan, Brother Gabriel, gusto niya, baka gusto niya, letra for letra. Basahin natin sa salin ng Amplified Bible, kapatid na Gabriel. Amplified Bible, okay. Amplified Bible, Classic Edition. Ayan, ito pa rin po, Kapurnok, ano? Yung 2:14, ayan. For He is Himself our peace, our bond of unity and harmony. He made us both Jew and Gentile, one body, and has broken down, destroyed, abolished the hostile dividing wall between us. Napakaklaro, letra for letra na yan, kapatid na Gabriel. Hudyo at Hintil. Hindi yun Diyos at tao. Pinag-isa ni Kristo. Naku, napaka... Ay, grabe talaga ito. Cherry picking na. Kapalpakan pa. Wala pa sa konteksto. Patay ka diba? Oh, anong tawag mo dyan? Pakinggan natin si SLT. Ayan, ito po, yung mga kapatid. Pakinggan natin ulit. Okay. Sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaporno. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun. Siya na mismo sabi. Ay, nako, delikado yan mga kababayan. Eh, yan ba yung pakikinggan ninyo? Nako, nakakahiya. Diba? Eh, hindi naman yan yung dalawa na tinutukoy doon sa Efeso 2:14. Hindi naman yung tumutukoy sa Diyos at saka sa tao. Tama po. Yung tinutukoy dyan, kapatid na Gabriel, Hudyo at Hintil, pinag-isa sila. Bakit? Eh, sa Hudyo kasi, mga kapatid, may circumcision. Eh, yung mga Hintil, dati wala naman yun eh. Yes. Oo. Diba? So, yung nangyari, dahil nga papasok sila sa iglesia na itinayo ni Kristo, naging isa ang Hudyo at Hintil sa pamamagitan ng bautismo. Yung bautismo yes. na yun, yan yung circumcision, kapatid na Gabriel. Kaya ngayong mga bata sa Iglesia Katolika, yung mga sanggol, sila yung binabautismuhan. Yes. Yan yung rason. Hindi yung iba na sinasabi, eh bakit sanggol yung binabautismo nyo? Hindi naman yan nakakaintindi. Eh mali yun. Ibig sabihin, wala talaga silang alam. Ano yes. yun? Oh, yes. Kaya sila ni SLTV, dumini pa ng kanilang isip. Naku, mali-mali talaga. Cherry picking yan, mga kapatid. Mali. No? Kawawa naman. Kung may mga manonood si SLTV at naniniwala dyan sa sinasabi niya, eh, maliligaw sila, kapatid na Gabriel. Kaya, sa malamang. Oh, kaya talagang palpak, kapatid na Gabriel. Yes. Ngayon, sa paggamit niya ng talata, mali, ano? Hmm. Oh. So, ngayon, yung paggamit niya ng talata, Efeso 2:14, mali talaga. Oh, pero, isa pa niyang dilema, kapatid na Gabriel, Opo. Sabi niya kanina, oh, pakinggan mo nga yung sa unang timestamp, pakinggan nga natin. Ayan. Pagsamba kasi ang relihiyon. Yung relihiyon po, siya po yung magkukonek sa tao at sa Diyos. Yung relihiyon po, siya po yung magkukonek sa tao at sa Diyos. Yung relihiyon po, siya po yung magkukonek sa tao at sa Diyos. Yun. Hindi na kasi magkakaroon ng relasyon. Yung statement, yung relihiyon kasi, siya, yung statement niya, yung relihiyon kasi, siya yung nagkukonek
sa tao, sa Diyos. Oh, yan yung kukunin mong resibo, Brother Gabriel, yung parte na yan. Oh, anong timestamp yan? Oh, alamin mo na. Sige, 603 to 620. Oh, ayan. Oh, yan na. Oh. Sige. Ngayon, sa pangalawang statement niya, eh sabi niya, sino ba yung tagapamagitan? Relihiyon ba yung tagapamagitan? Pakinggan natin ulit yung sa pangalawang timestamp. Ha? Si Kristo po kasi ang naging tagapamagitan. Si Kristo po kasi ang tagapamagitan. Akala ko relihiyon yung tagapamagitan kasi nga yan yung nagre-reconnect, Brother Gabriel. Siya yung nagko-connect sa tao, sa Diyos. Opo. Eh, mali talaga. Tapos yung binasa, palpak pa yung binasang tanata. Mali pa yung interpretasyon. Eh, anong tawag dyan? Eh di, pakinggan natin ulit. Opo. Grabe talaga. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige, sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Mangmang ako. Mangmang ako. Ayun. Ayun, di ba? Kaya, grabing SLTV ito. Nako, kontra-kontra yung sinasabi niya. Nako, grabe. Kanina, reliyon daw yung nagko-connect sa tao sa Diyos. Ngayon naman, si Kristo daw yung tagapamagitan. Di ba ibig sabihin ng tagapamagitan? Mediator, nagko-connect. Tagapamagitan eh. O, ibig sabihin, kontrahan yung statement niya. Eh, ano ba talaga, kuya? Ha? Ano ba yung nagko-connect talaga? Yung reliyon o si Kristo? Si Kristo, na tagapamagitan daw. Oo. Saan ba doon? Relihiyon o si Kristo, Brother Gabriel? Yan ang problema ang malaki ni SLTV. Dahil sa paninira niya sa Iglesia Katolika, siya ngayon yung nauuwi sa Kumunoy, kapatid ng Gabriel. Wala yes. Talaga. Laglag basag. Ayan. Laglag basag yung tawag. Oh, ngayon, Brother Gabriel, siyempre, babasahin niya, tagapamagitan daw si Kristo. Ay, alam ko na yung susunod niyang sasabihin. Eh, ganun talaga yung mga pastor eh. Babasahin nila, unang Timoteo, 4 hanggang 6. O, yun yung mga babasahin talata. O, pakinggan mo ha, tingnan mo ha, Brother Gabriel. Pakinggan mo nga si SLTV kung hindi ba ganyan yung sasabihin niya. O, sige, patuloy natin. Ay, itutuloy ko na yung video po, cover, no? Patuloy na. Okay. So, verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, si Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay. So, siya ang nag-connect sa atin sa Diyos. Explain na ba? Parang walang hiwalay kong... kasi tayo sa Panginoong Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ayan, sorry. Ulitin ko na lang. Ika-cut ko na lang itong part na ito. Okay, sige. Ulitin ko. Teka, sorry. 9, 2. Para ma-connect. Po kasi ang naging tagapamagitan doon po sa Efeso chapter 2 sa verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, si Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay. So, siya ang nag-connect sa atin, sa Diyos. Oh! Hiwalay kasi tayo sa Panginoong Diyos dahil... Yun! Siya ang nag-connect. O, diba? Hindi pala relihiyon ang nag-connect eh. Si Kristo pala yung nag-connect. O, siya kanya nang nanggaling, Brother Gabriel. Yun lang. Ano mang tawag dyan? Eh di, panluloko yan. Oh. Mali yan eh. Mali yung sinabi niya na yung relihiyon daw yung nagko-connect sa tao, sa Diyos. Mali po yan, mga kapatid. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po ganun. Oh, si Kristo po yung nagko-connect, yung tagapamagitan. Si Kristo. Oh, katunayan, siya na nga yung magsasabi. Siya na nga yung pa-lecture natin, Brother Gabriel. Patuloy mo na nga. Ay, ganun ba? Siya yung magsasabi? Siya mismo yung gigiba dun eh. Ikaw ay, naman. Siya mismo, agad ba? Patuloy mo na. Sa kasalanan ng tao, nahiwalay. Pero ang Panginoong Hesukristo ang naging tagapamagitan. Sa verse 16, ganito ang sinasabi,
at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. So si Kristo po ang naging daan upang ang relasyon natin sa Diyos ay maikonect muli. Oh, Brother Gabriel. Yes. Did you rewind mo ng konti before natin i-play? Mga 2 seconds siguro. Mga 2 seconds. Okay, 2:37. Ayan, 2 to 3 seconds. Ayan. Bago mo i-play yan. Okay. Uh-huh. Eh, alam mo kasi, Brother Gabriel, yung kanyang binasa, yung Efesios 2:16, di ba? Galing yun sa 2:14, ano? Yes. Tapos yes, yung ginawa niya, binaba doon sa 2:16. Uh-huh. Eh, tandaan natin, mga kapatid, ha? Sa 2:16 ng Efeso, kung nakikita nyo sa screen, may salitang dalawa. Ayan o, pagkita natin. Ayan o, at upang papagkasunduin silang dalawa. O, sino yung dalawa na yan? Tao ba yan at Diyos, Brother Gabriel, yung dalawa na tinutukoy? Yung mga tao at saka ang Diyos? Hindi po. Ayan nga po, nakalimutan sa 14, nilinaw naman na sa atin ng Amplified. Hindi naman ganun. O, sige nga. Sige nga, Brother Gabriel. Sa 16 nga, pakita mo nga sa Amplified Bible. Okay, sa 16. O, ito naman po sa 16, mga kapatid. Ayan, no? And he designed... O, sino nga? Ayan. O, sino daw? Jew and Gentile, united. Oh, akala ko, God and man, united. Walang ganun. Mali. Oh. Naku, SLTV talaga, nakakahiya. Maling-mali yan. Naku. Oh. Ayun po. Ito bang masakto? Opo. Ito pa yung matindi. Opo. Ito pa yung matindi. Opo. Yung nagpaisa sa kanila, cross ni Kristo. Patay kang bata. Kaya akala ko ba ayaw ni SLTV ng cross? Dito ba lang yung cross? Nako, ito talagang, nako, Biblia na mismo yung binabasa niya, hindi na naiintindihan. Di ba niya nare-realize yan, Brother Gabriel, na yung cross talaga, eh, malaki yung epekto niya? Oh. Nakakahiya itong taong ito talaga. Ay, nako, wala talaga sa ang tindi mo, SLTV. Oh, tapos Brother Gabriel, ha? Oh, ito na. Kasi sabi ko kanina, siya yung magpapagiba sa sarili niya. 'Di ba? Sabi ko kanina, nagkontrahan kasi sabi niya kanina, nagko-connect daw sa tao at sa Diyos, religion. Yes, tapos, after a few minutes, sasabihin niya, si Kristo daw yung nag-connect sa tao at sa Diyos. Sa Diyos. O, ano ba yung patunay na yung ating Panginoong Jesucristo, yung nag-connect sa tao at sa Diyos? May babasahin siyang talata. Patuloy mo yung video, kapatid na Gabriel, yung panggigiba niya sa sarili niya. Okay. Muli. Doon po sa Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verse 5, ganito po sa verse 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ang ating tagapagligtas, ang Ama po, siya po ang may ibig na tayo'y maligtas, no? Nakakalugod po sa Kanya. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Anong katotohanan yon? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Kristo po ay nagkatawang tao dahil kailangan po siyang magkatawang tao, bagamat hindi man siya dati tao, sapagkat siya'y anak ng Diyos nang galing sa langit, pero inutusan ng Ama upang magkatawang tao at siya'y magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yung kanyang laman, yung kanyang dugo, yun po ang kailangan para ang tao. Opo, ayan. Bita mo na. Grabe talaga. Ito napansin ko. Ewan ko kung napansin mo, napakinggan mo mabuti. Okay. Sabi daw sa 2:4, ipakita mo nga kapatid na Gabriel, 2:4 ng unang Timoteo. Sabi niya kasi, kasi ganito yung pagkakabasa niya. Ang ganda ng sinabi niya. Sige, pakita mo. Ayan, sabi dyan,
Oh, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayan. Oh, ang sabi niya, Brother Gabriel, opo. Eh ano bang katotohanan ito? Pasahin natin sa 5. Aba, ibig sabihin, yung sasabihin sa 2-5, katotohanan daw yun, kapatid na Gabriel. Sige. Oh, ano ba yung sa 5? Yung tagapamagitan, si Kristo, kapatid na Gabriel, between God and man. Oh, ibig sabihin, ito yung masaklap. Ito yung, siya kasi nag-giba sa sarili niya. Ibig sabihin, kapatid na Gabriel, yung statement niya dati, na yung religion, yung nag-connect sa tao at sa Diyos, katotohanan ba yon? Hinding-hinding. Oh, diba? Eh, ibig sabihin, siya yung nagpagiba sa sarili niya. Yun lang. Oh, diba? Kasi sabi, oh, ulitin mo nga yung video, kapatid na Gabriel, doon sa pagbasa niya ng 2:4 ng unang Timote. Pakinggan yung mabuti, ha? Ayan, oh, sige, sige. Rewind mo nga, ang ganda ng sinabi niya. Ayan, sige, sige. Atras natin ng kaunti. Ay, hindi ko dito siguro yun. Ayan. Oh. Atras ko pa kasi 5 na yan. Ayan, 2:4. Anong katotohanan nyo? Anong katotohanan nyo? Anong katotohanan nyo? Sapagkat may... Ayan, anong katotohanan yon? O di ba nagtanong? Anong katotohanan yon? Di ba, Brother Gabriel? Opo. Sige, ano ba yung katotohanan? Pakinggan natin. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Kristo po ay nagkatawang tao dahil kailangan po siyang magkatawang tao, bagamat hindi man siya dati tao, sapagkat siya'y anak ng Diyos nang galing sa langit, pero inutusan ng Ama upang magkatawang tao at siya'y magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yung kanyang laman, yung kanyang dugo, yun po ang kailangan para ang tao ay maligtas mula sa kasalanan. So siya po ang naging daan para yung ating relasyon sa Diyos, na naputol, maikonek. Reconnection. Maikonek. Oh, di ba, Brother Gabriel? Just snowboard diba? Para siya tayo ginagawa. Oh, di ba? Di ba, Brother Gabriel? Kita mo na. Oh, di ba? Eh, di kinontra na yung sarili niya. Akala ko ba relihiyon yung nagkatawa? Akala ko ba yung relihiyon yung nag-connect sa tao, sa Diyos? Eh, si Kristo pala yun eh. Naku, mali talaga. Contradiction yan. Oh. Eh, anong tawag dyan? Pakinggan natin si SLTV, mga kapatid. Kung ano siya? Okay, natutuwa ako yung parati to. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige, sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaborno. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Yun, mangmang po siya. Okay, tanyo na. talagang matatawa muli. Ka na lang, kapatid na Gabriel. Oh. Nakontrahan na yung statement niya, kapatid na Gabriel. Mm-hmm. Ako, delikado yan mga kapatid. Ano? Eh, tanong, kapatid na Gabriel, sino ba yung nagko-connect sa tao at sa Diyos? O, ano ba yung turo ng Biblia? Na siya mismo yung nag-giba sa sarili niya. Unang Timoteo 2:5, yung nag-connect, si Kristo. O, diba? Si Kristo. Eh, ano ba yung sinasabi ng aral ng Iglesia Katolika? Ito ba in conformance sa Biblia? Basahin natin ang ating katisismo sa paragraph 480, kapatid na pre. Jesus Christ is true God and true man in the unity of His divine person. For this reason, He is between the one and only... He is the reason. He is the one and only mediator between God and man. Yan. Ayan, Brother Gabriel, kita nyo na. Eh, religion ba nakalagay dyan? Ay, hindi po. Ayan po. Oh, di ba? Kristo po. So, mali talaga si SLTV. Oh. Eh, doktrina yan ng Iglesia Katolika. Si Kristo yung nagko-connect
sa tao at sa Diyos, kapatid na Gabriel. Wala nang iba, hindi relihiyon. Oh, mali na. Eh ano ba yung role ng relihiyon? Kasi si Kristo nagtayo ng iglesia. Oh, itinayo niya yung iglesia para yung iglesia magiging isa sa mga avenues para maikonect tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang ibig sabihin. Si Kristo yung ulo ng iglesia, eh, kapatid na Gabriel, di ba? Tama po. Yung naging katawan, yung relihiyon, yung iglesia. Yun, yung iglesia, kapatid na Gabriel. So, yun yung naging instrument. Pero, para sabihin na yung, kanina, yung relihiyon daw yung nag-connect sa tao sa Diyos, mali yun. Maling-mali. O, ibig sabihin, si Kristo, di na kailangan. Yun ang lalabas. Oo, kasi relihiyon lang eh. O, ngayon, sasabihin na naman niya, yung si Kristo daw, eh, ano ba talaga, kuya? O, yan ang ating problema. So, yan ang ating malaking problema, kapatid na Gabriel, kung si SLTV, yung ating pakikinggan. Yan ang problema. Malaking problema yan, kung papalampasin lang natin yung kanyang mga salita sa kanyang video, eh, talagang maraming maliligaw itong taong ito, kapatid na Gabriel. Katunayan, dahil inamin na rin na ulitin mo nga yung pag-amin niya, kapatid na Gabriel. Gusto kong maulit-ulit yun eh. Ito ba? Yan po ba? Ayan, sige, ulitin natin ulit mga kapatid. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Yun. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun, Brother Gabriel. Oh, di ba siya yung umamin na mangmang siya? Oh, hindi naman tayo nagsabi niyan, ha? Hindi natin sinabi 'yun. Oo, hindi natin sinabi 'yun. Siya yung nagsabi noon, Brother Gabriel. Oh, ngayon, sabi ng Biblia, baka sasabihin ng iba, may nabasa kami sa Biblia, hindi na daw dapat sagutin yung mangmang. Ay, ganoon. Oo, meron daw yun eh. Masahin natin sa 26:4 ng Kawikaan, kapatid ng Gabriel. 26:4 ng Kawikaan, ganito po ang nakasulat po. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Nakupo. Oo, yan. O yan eh. Oy, Brother Gabriel, huwag na tayong sumagot sa mangmang. Sabi ng Biblia. Pero Brother Gabriel, meron sila nakalimutan. Kung ibababa mo naman sa versikulo 5, ano ba yung nakasulat doon? Basahin na. Sige po. Ito naman po sa 5. Ayan, oh. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Oh, di ba? Eh di, yan ang ating ginagawa. Sinasagot natin yung nagpapakilalang mangmang na si SLTV. Siya nagsabi noon, ha? Di yun po, ha? O, siya nagsabi yun. O, diba? Siya nagsabi. Tandaan natin, ginagawa natin yan, baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Tinutulungan natin si SLTV na hindi mangligaw ng kanyang kapwa. Opo, ayan. Inabi naman niya na ganun siya. So, sinasagot natin siya ayon sa pagiging ganun niya, kapunong. So, gumagawa tayo ayon sa Biblia. O, diba? O, baka sasabihin nila, 26:4. Eh, di po, 26:5. Ayun. Yan yung ginagawa ni Kabornok at ayun. Ni Brother Kabornok. Ayun. Salamat sa Diyos. Ayan, ha? Baka alam mo na, panay kasi yan cherry picking si SLTV, hindi siya makakaligtas sa atin. Biloyin mo, Epeso 2:14, yan daw ay yung salitang dalawa. Ipakita mo nga ulit sa screen yung 2:14 ng Epeso. Ipakita mo lang sa screen. Apo. Sabi kasi sa 2:14 ng Epeso, meron diyang salitang dalawa. Yung pinag-isa ang dalawa. Yung dalawa daw yun, yung dalawa daw sa talatang ito, tumutukoy daw sa Diyos at sa tao. Kaya nga yung conclusion ni SLTV na itong ang ating Panginoong Jesucristo, siya daw yung nagpaisa sa dalawa, yung Diyos at yung tao. Pinag-isa ni Kristo. Patay kang bata. Mali yung interpretasyon. Bakit? Sa context, sa hermeneutics, yung tinutukoy na dalawa, Hudyo at Hintil. Yes. O, ibig bang sabihin, yung Hintil, Diyos, yung Hudyo, tao, di mali. Opo. Ganon. Kahit na sa Amplified Bible Classic Edition, napakaklaro, letra for letra na yan.
Diba, kapatid na Gabriel? Opo. So, ganun yun, mga kapatid. Kaya, dito na siguro magtatapos ang ating episode. Marami na po tayong napatunayan sa video na ito. Na umpisa pa lang mula sa title, Expose the Truth, Mali-Mali, hanggang sa interpretasyon niya sa 2:14 ng Epeso, hanggang sa kiniklaim niya na kung sino yung tagapamagitan, yung nag-reconnect, yung nag-co-connect sa tao at sa Diyos. O, sino daw yun? Unang una? Relihiyon. O, mamaya, si Kristo. Eh, ang tanong, sino ba talaga, kuya? Yan ang malaking, yan ang malaking problema, mga kapatid. Sige, Brother Gabriel, bago muna tayo magtapos, o, ano ba masasabi mo sa video nating, ano ba yung masasabi mo, Brother Gabriel? Aba, eh, kaburno ka, kung ako MCGI, lalo kong isusumpayan. Lalo ko siyang isusumpayan. Lalo ko siyang i-disown, kaburno. Eh, kasi, ako naalala ko, kaburno, ginamit ni Ginoong Soriano sa debate yung talata na yan. May kalaban siyang pastor na ano na born again. Alam ko born again yun or Baptist. Hindi ko maalala kung ano. Basta ibang hindi MCGI. Ginamit yung talata na yan panglaban dun sa pastor na yung pinag-isa o yung tinanggalan na giba, hindi yung Diyos at yung tao, kundi yung hentil, tsaka yung Hudyo. Ganun yung explanation ni Ginoong Soriano. Tapos ito, babanatan tayo. Magyayabag siya ng ganyan. Naku po, kinontra niya si Ginoong Soriano. Naku, hindi ko siya, i-disown ko yan, kapurno, i-disown ko yan bilang member ng MCGI talaga. Oh, kaya nga, Brother Gabriel, hindi na po nakapagtataka na may mga mababasa tayong mga comment na nagsasabi na hindi daw, dinidisown na itong si SLTV. Oh, sige nga, basahin mo nga yan, Brother Gabriel. Oh, ito, ayan na. Meron ako na itago dito, Kaburnok, na isang comment kay SLTV na dinidisown siya. I think ito yun. Yan! Ito. Yan! Although, tinitira tayo dito, Kaburnok, pero ang point natin is dinidisown niya si SLTV. Ayan na. Hindi ko nababasahin lahat, mga kapatid. Ito yun lang yung point yan. Sabi ni Diego Abulog, ayan, oh, nagmamarunong lang yan. Wala siyang connection sa taga-ad. Oh, ayan. O, tapos aatakihin tayo, ganyan-ganyan. O, balik-balik tayo dito, ayan. Si SLTV, ayan, pareho lang daw mangmang sa kasulatan. Si SLTV at si Cover Rock, mangmang lang daw sa kasulatan. Nagde-debate ang parehong walang alam, katwiran ng Diyos. Muli ko sinasabi, si SLTV ay walang kaugnayan sa ADD na pinamumuluan ni Eli Soriano. Ayan, masyado yatang nasaktan ka, Burdok, umiyak dahil sa expose natin, sa pag-expose natin. So, kung sa dinisaon si SM, eh, inaatak tayo. Ganun. Oh, ganun talaga, mga kapatid. Kaya talagang nakakatawa itong si SLTV. Biruin mo, kanina, relihiyon daw yung nagko-connect sa Diyos at sa tao. Mamaya, nung binasa yung Epeso 2:14, yung conclusion, eh, si Kristo daw yung nag-connect sa Diyos at sa tao, na kung titingnan mo naman, mali yung interpretasyon. Yes. Pangalawa, kumontra sa kanyang previous na sinabi. Opo, yan. Yan. At hindi gano'n ang paniwala ng MCG. Pinapayaan niya sarili niya sekta. Kaya kawawa, mga kapatid. Sige, so dito na siguro magtatapos ang ating episode ngayon. I am Catholic, I am